Kamusta mga kabibib? Driving 101 muna tayo ngayon at sa video na to ay magbibigay ako ng 4 na tips kung paano lumiko sa mga kanto para sa mga nag-aaral palang mag-drive ng 4 wheels na kagaya ng sedan at SUV. Okay, simulan na agad natin to. Bigay ko na agad ang unang tip kung kailan ba dapat liliko or magta-turn sa isang kanto. Ang pinaka-tip ko dyan ay kapag tumapat na ang iyong side mirror. Para mas magets ninyo, ay magpapakita ko ng ilang samples. Simulan natin to sa pag-turn sa kaliwang kanto. Okay, left side. Left side. Side mirror. Tingin. Okay. So, yun. Okay, isang turn left pa tayo. Reference point, side mirror. Pag tumapat na, liko na. Yun. Perfect. Okay, kanan naman, side mirror. Okay. Isang turn right pa ulit. Dahan-dahan lang. Okay. Okay, ngayon guess na ninyo yung palatandaan kung kailan liliko, next tip ko naman ay yung mga steering techniques or pag-control ng manibela. Ang most common technique na ginagamit ay hand-to-hand. Ito rin kasi ang pinaka-recommended dahil mas safe ito pagdating sa airbags. Pero may iba pang mga techniques kagaya ng push-pull or sliding technique. At yung one-hand technique at yung isa pa ay hand-over-hand technique. Ang hand-to-hand ay unti-unting pag-rotate sa manibela. Ang isang kamay ang pinaka nagli-lead sa pag-rotate at parang sinusundan lang ito ng isa pang kamay. Ang push-pull or sliding technique naman ay almost same lang ng hand-to-hand. Ang kinaibahan lang, mas malaki ang pag-rotate nito, mula 12 o'clock pa slide ng 6 o'clock. Ang isa pang technique ay one hand. Mostly, ginagamit ito ng mga medyo sanay na talaga mag-drive. I suggest na pagbaguhan, doon na muna kayo sa mga una kong nabanggit. Ang pinakauli ay hand-over-hand technique. Ito naman, nagko-cross yung kamay mo. Medyo hindi ito recommended sa driving schools, pero based on personal experience, mas madali ka nakakapag-turn kapag hand-over-hand ang gagawin. Ngayon, gustuin niyo man o hindi, kusa ninyo lahat yan matututunan, lalo na kapag araw-araw kayong nagda-drive. So, it's up to you kung ano ang mas prefer ninyo. Pero kung mga ilang araw ka palang nagda-drive, I recommend na yung unang dalawang techniques muna ang pag-aralan ninyo. Pangatlong tips ay pang defensive driving. Siyempre, hindi mawawala dyan yung signal light. Mas maganda, habang bago ka pa lang, ay sinasanay mo na sarili mo na nagsisignal light kapag ikaw ay magta-turn, kahit walang sasakyan sa iyong likuran. Kasi kapag nakasanayin mo na yan, hindi na yan mawawala sa'yo. Magiging habit mo na siya. And it's a very good habit. Then, kapag liliko ng kanto, ugaliin din na mag-minor. Huwag liko agad. Hindi porket nag-signal light ka, pwede ka nang lumiko basta-basta. Hindi po ganun ang defensive driver. Dapat bawat kanto na lilikuan ay dapat na mag-minor.
para sa possibility na kung may biglang dumaan o sumulpot, ay nakaprepare ka para makapag-break ng mas mabilis. Bawat liko po yan ng kanto ha, hindi yan depende sa mood mo na kung kailan mo lang gusto. At syempre, yung pag-double check sa iyong paligid kung clear ang daan. Kasama na dyan yung pag-check ng side mirrors, windshield at passenger windows. Sabi ko nga kanina, hindi porket naka-signal light ka ay dire-diretso ka na sa pagliko. Kaya ka magme-menor para ma-double check yung paligid mo at mas masigurado kung safe na magpatuloy. Kapag nakasanayan mo lahat yan, mas lumiliit ang chance na magkaroon ka ng aksidente. Kasi isa po yung pag-turn sa may mataas na kaso ng aksidente. At ang pang-apat at pinakahuli kong tips ay yung iba pang way ng pagliko. Bali, hindi sa lahat ng pagkakataon na pag tinapat mo side mirror mo ay effective ito. Kailangan mo din i-check yung posisyon ng iyong sasakyan at kung gaano kakitid yung papasukin mong kanto kasi baka tumama ka naman. Usually, kapag medyo gilid na gilid ka, kailangan mo muna magkaroon ng buwelo kasi di malayo masagi ka kapag side mirror lang ang ginawa mong reference. So kapag ganyan, buwelo ka muna. Pag may buwelo na, saka kaliliko sa kanto. Depende din sa gamit mong sasakyan. Kung medyo mahaba, minsan bukod sa buwelo ay kailangan kalatiin mong sasakyan bago lumiko. Kaya napakahalaga na kilalanin mo mabuti ang iyong sasakyan at alamin yung mga reference points nito. Pero huwag ka mag-alala kasi kapag sanay ka na magmaneho, ang pagliko ay madali na lang kasi mas ramdam mo na yung galaw ng sasakyan. So kahit hindi mo na kailangan ng reference point, sisiw na lang yan sa'yo. Experience at instinct na lang yung magpapagana sa'yo nun. Kaya practice makes perfect. Kung makakakita kayo ng lugar na di ganong matao, mas maganda. Pero actually, nung nag-driving school ako, first day pa lang, isasabak ka na agad nila sa main roads. Okay, at yan na nga po ang apat na tips ko sa pagliko sa mga kanto. Sana kahit papano ay nakatulong ito sa inyo. Mag-ingat po tayo sa pagmamaneho. Huwag niyo po kalimutang i-like at i-share to at i-follow din ako sa Facebook page ko, Pinoy Driving 101. Gagawa pa ako ng mga ganitong klaseng videos. Kaya until next time mga kabit, magabang lang at mag-subscribe.